Maligayang pagbabalik sa Oppa Recap muli. Salamat sa pagtangkilik sa aming mga recap at huwag kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ang palabas ay nangyari noong unang panahon ng Northern Song Dynasty. Sa unang eksena, namatay ang Empress ng Kaharian dahil matanda na rin ito at wala pang handang pumalit sa kanya. Bilang resulta, ang Emperor ng Lao Kingdom ay nagsimula ng pag-atake sa dinastiyang Song at binaliwala ang peace agreement na kanilang nilagdaan. Ninanakawan nila ang mga inosenteng sibilyan at walang awa silang pinapatay na nagdulot ng malaking kaguluhan. Nang masaksihan ang trahedyang ito, isang grupo ng mga indibidwal na pinamumunuan ni Qiao Feng mula sa sekta ng mga pulubi ang lumapit upang tulungan ang Song Empire. Ginamit ni Feng ang kanyang pambihirang martial arts moves para ibagsak ang hukbo ng Lao ng mag-isa. Nang matuklasan ang pagbabago sa kaharian ng Lao, nagpa siya si Feng na ipaalam ang impormasyong ito sa kanilang pinuno. Sa kabilang banda, makikilala naman natin ang isang walang muwang na prinsipe na nagmula sa kaharian ng Dali na si Duan Yu na aksidenteng nakatagpo ng isang dambana. Doon ay nasaksihan niya ang isang patuloy na paligsahan sa pakikipaglaban gamit ang espada sa pagitan ng mga pinuno ng silangan at kanlurang sangay ng sekta ng The Limitless Sword. Ang pangalan ng pinuno sa silangan ay Zimo samantalang ang pangalan ng pinuno sa kanluran ay Zane King. Sa unang ilang minuto ng laban, nagtagumpay si King, ngunit hindi nagtagal ay gumawa ng kakaibang hakbang ang kalaban na naging dahilan upang mabaligtad ang sitwasyon sa isang iglap lamang. Hindi naiintindihan ni Yu ang nangyari at natutuwa lang siya rito. Nang nagsimula siyang tumawa, si Zimo ay nainis at hinamon siya na lumaban. Gayunpaman, tinanggihan naman kaagad ito ng prinsipe at sinabing mayroon siyang mas magagandang bagay na gagawin. Samantala, isang batang babae na nagngangalang Zongling ang nanonood sa lahat ng ito mula sa rooftop at masayang nanonood hanggang sa masuntok si Prinsipe Yu. Sa puntong iyon, nakialam siya at pinakawalan ang kanyang makamandag na mink na nagresulta upang si Zimo ay manghina at maparalisa. Bago umalis, sinabi niya sa mga alagad ni Zimo na ang isang pambihirang halamang gamot ang makakagamot sa lason bago ito makarating sa kanyang puso. Sa kabilang banda, dumating si Feng sa Shaolin Temple at nakipagpulong sa pinuno ng sekta ng mga pulubi, si Wang Tong na kasalukuyang nakikipag-usap sa pinuno ng temple na pinangalan ng Xuanxi. Nang matanggap ang balita tungkol sa kaharian ng Lao, tinalakay ni Wang at Si ang mga kinakailangan nilang hakbang sa pagtatanggol na gagawin at nagpa siya ding ipaalam sa kaharian ng Dali. Pagkatapos ng pagpupulong, naglibot si Feng sa main hall ng templo ng Shaolin at nasaksihan ang isang labanan, kung saan ang isang lalaking nagngangalang Morong Fu ay isa-isang kinalaban ang mga kalaban at nagwagi laban sa kanilang lahat. Dahil sa pagka-intriga, nagpa siya si Feng na subukan ang kanyang mga kasanayan laban kay Fu at tumalon sa arena. Hindi tulad ng mga naunang nakalaban, lumaban siya ng husto at sa huli ay ginamit niya ang kanyang kahangahangang kasanayan na kilala bilang 18 Dragon Palms upang talunin si Fu na labis na ikinagulat ng lahat ng naroroon. Nang malaman ang naging resulta, agad itong ipinarating kay Wang at sa iba pang mga pinuno at pinuri ang pambihirang talento ni Feng. Pagkatapos ay sinabi ni Wang ang kanyang intensyon na ibigay ang kanyang posisyon sa pulubing si Feng. Sinasabi niya na ang bata ay karapat-dapat na maging pinuno. Nang marinig ito, medyo nabigla si Xuanxi, pero siya rin ay sumang-ayon na suportahan ang desisyon ni Wang. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita ni Xuanxi ang isang nakababatang disipulo na si Xu na binubuli ng mga kapwa niya na mas matanda. Si Xu, nakilala sa kanyang pagiging mabait at isang tao na ayaw sa away, ay madalas na nagiging target ng pambubuli ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos niyang mabuli ng mga nakatatanda, si Xuanxi ay nakipag-usap kay Xu ng prebado at ibinahagi sa kanya ang kaalaman sa 18 Dragon Palms technique. Ipinaliwanag niya na kahit na ang pamamaraan ay mukhang simple, ang bawat hampas ng palad ay nagtataglay ng iba't ibang antas ng lakas at puwersa. Maliban pa rito, sinabi rin niya na si Fu ay natalo ni Feng dahil nabigo siyang sundan ang pabago bagong lakas ng teknik na yon. Sa ibang lugar, namasyal si Nayu at Ling sa kagubatan, nag-e-enjoy na kasama ang isa't isa sa kabila ng magkaiba nilang pananaw sa paglilingkod sa mga tao. Habang naglalakad, nakasalubong nila ang mga miyembro ng Shennong sect na naghahanda ng lason para harapin ang kanilang kalaban, ang Limitless Sword sect. Si Yu, na naniniwala sa Budismo at pag-iwas sa karahasan, ay gustong makialam at pigilan ang kanilang mga aksyon. Bilang resulta, silang dalawa ay tumungo sa lokasyon ng Shennong sect at nakipagkita sa pinuno nito na nagngangalang si Kung Xuan.
Ibinahagi ni Yuo ang mga turo ni Buddha at sinubukang hikayatin ang pinuno na piliin ang pagpapatawad kaysa sa laban. Gayunpaman, pinaghinalaan ng pinuno ang dalawa na may lihim na motibo at inisip na sila ay ipinadala ng kanilang mga kalaban. Dahil dito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin sila. Ngunit sa kanyang pagkagulat, ginamit ni Ling ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban upang paalisin ang mga umaatake at kalaunan ay ginamit ang kanyang mink at nilason silang lahat. Sa kabilang panig, si Feng ay bumubuo ng isang estratehikong plano kung sakaling gumawa ang Lao sect ng anumang kain na hinalang galaw. Dahil doon, nagpadala siya ng kanyang mga tauhan sa border at inutusan silang magtago at mang-alap ng impormasyon tungkol sa dumiraming grupo at pagsasaayos ng kampo ng puwersang Lao. Sa kanilang diskusyon, pumasok si Wang at pinaalis ang lahat para matiyak ang isang pribadong pag-uusap kasama si Feng. Pagkatapos ay inalala niya ang mga nakaraang ginawa ni Feng at ang kanyang pagpayag na isakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng sekta ng mga pulubi. Puno ng tiwala at kumpiyansa na ipinagkaloob ni Wang kay Feng ang kanyang posisyon bilang chief ng kanilang sekta. Sa susunod na eksena, makikita natin sina Duan Yu at Zong Ling na ngayon ay binihag ni si Kong Xuan at ng kanyang mga tauhan. Habang kinakagat ng mink ang lahat, hiningi naman ng pinunong si Sikong ang panlunas, ngunit sinabi ni Ling na ang kanyang ama lamang ang may kakayahang gamutin ang lason. Dahil sa kawalan ng lunas para rito, si Sikong ay gumawa ng mahirap na desisyon na hiwain ang kanyang sariling kamay upang maiwasan ang pagkalat ng lason. Pagkatapos nito, pinilit niya si Yu na inumin ang tablet na tila magdudulot ng pagkalagot ng kanyang mga lamang loob sa loob ng isang linggo. Idinagdag ni Sikong na ibibigay niya ang panlunas nito at pakakawalan lamang si Ling kapag bumalik si Yu kasama ang kanyang ama upang pagalingin sila. Nang marinig ito, isang takot na Yu ang sumang-ayon na sundin ang gawain. Bago siya umalis, binigay sa kanya ni Ling ang isa sa kanyang mga sapatos, at sinabihan siyang ipakita ito sa kanyang ama bilang patunay ng kanyang katapatan. Binalaan din siya nito laban sa pagsisiwalat ng kanyang tunay na pagkatao. Dahil maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay. Bagamat nananatiling palaisipan kay Duan Yu kung bakit galit ang ama ni Ling sa sekta ng Duan, hindi na siya gaanong nagtanong dahil nauubos na rin ang oras. Kasunod nito, nagsimula siya sa kanyang paglalakbay, tumawid sa mga bundok at batis sa ilalim ng kadiliman. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, napansin niya ang isang mag-asawang papalapit sa isang kalapit na lawa. Upang manatiling nakatago, nagtago siya sa likod ng isang malaking bato at nakinig sa kanilang pag-uusap. Nabatid na ang mag-asawa ay nagtaksil sa kanilang amo at tumakas sa kanilang kaharian. Nagpatuloy sila upang pag-usapan ang isang chismis tungkol sa isang dating grandmaster na habang naglalakad sa gabi, at buwan lang ang nagsisilbing liwanag, nasaksihan ang anino ng isang sumasayaw na espada sa stone wall. Habang naririnig ni Duan Yu ang lahat ng pinag-uusapan nila, hindi sinasadyang nakagawa siya ng ingay, na nakakuha ng atensyon ng mag-asawa. Dahil dito, hinabol nila siya, na nagudyok kay Yu na tumakbo hanggang sa dulo ng kagubatan. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang bangin at nang wala ng ibang paraan palabas, nagpa siya siyang tumalon dito. Maswerte na lang na siya ay nahulog sa loob ng isang kuweba ng ligtas at nang walang anumang pinsala sa kanyang katawan. Sa pagpasok sa loob ng kuweba, nakita ni Yu ang isang puting estatwa ng isang diwata na gawa sa jade. Nakita niyang napakaganda nito kaya tinawag niya itong Miss Deity. Sa ilalim ng rebulto, natuklasan niya ang isang mensahe na nagsasabi sa kanya na magsagawa ng 1,000 kautaw o pagluhod sa 1 futon. Bagamat napakahirap ng pinapagawa sa kanya, nagpa siya pa rin si Yu na gawin ito. Yumuko siya ng may sukdulang paggalang at nagsimulang magsagawa ng mga kautaw. Pagkatapos ng 1 oras, habang tinatapos ni Yu ang pagkilos na ito, may nahanap siyang isang bag na seda na nakatago sa loob ng futon. Sa loob nito, nakita niya ang isang mensahe na nagsasabi sa kanya na mag-aral ng martial arts at tanggalin ang lahat ng miyembro ng Carefree Sect upang tuluyan ang makapagpahinga si Miss Deity ng mapayapa. Inilagay nito si Yu sa isang mahirap na sitwasyon dahil hindi niya kayang patayin ang sinuman bilang isang alagad ni Buddha. Gayunpaman, sa huli ay nagpa siya siyang isagawa ang utos dahil hindi niya maaaring suwayin ang mga utos ng estatwa ng Jade. Pagkatapos ay ginalugad ni Yu ang paligid at natuklasan na ang kuweba ay dating 1 lihim na aklatan. Sa kasamaang palad, wala siyang nahanap na mga aklat na natitira na naging dahilan upang maisip niyang ang sekta ng Carefree ay nawala na. Dahil sa pag-aakalang ito, lumabas siya ng kuweba at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungo sa lokasyon ni Zong Ling.
Samantala, sa kaharian ng mga pulubi, tinipon ni Wang ang lahat ng miyembro at idineklara na si Feng bilang bagong pinuno ng kanilang sekta. Naging masaya ang lahat ng naroroon sa naging desisyon, kabilang ang mga matatanda. Sa pagdiriwang ng kaganapang ito, ang sekta ay nag-organisa ng isang kaganapan kung saan ang lahat ay magsasaya. Sinasamantala ng mga nakababatang miyembro ang pagkakataong subukan ang kanilang mga kakayahan laban kay Feng at matuto mula sa kanya, habang ang mga matatanda ay nagmasid ng may paghanga, pinahahalagahan ang kanyang husay sa martial arts. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Duan Yu ang kanyang paglalakbay sa masukal na kagubatan, at pagkatapos ng mahabang paglalakad, nakakita siya ng isang puno na may babala na nagsasabing, ang sinumang may apelyidong Duan, na papasok sa lambak na ito ay tiyak na mamamatay. Ngunit sa kabila nito, buong tapang pa rin na pumasok si Duan Yu sa lambak. Doon ay sinalubong siya ng isang kasambahay na naggabay sa kanya sa main hall. Di nagtagal, ang empress ng lambak na si Gan Bao Bao, ay lumabas mula sa bulwagan, na may ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, mabilis na napawi ang kanyang ngiti nang hindi sinasadyang masabi ni Yuo ang kanyang tunay na pangalan. Noong siya ay nagtanong ng higit pang impormasyon tungkol sa kanya, ibinahagi niya na siya ay nagmula sa Linan Prefecture sa katimugang rehiyon ng Yangtze River at naninirahan sa Dali sa loob ng 3 taon. Matapos marinig ang mga impormasyong ito, mabilis na binago ni Gan Bao Bao ang paksa at ipinahayag ang kanyang pag-aalala para sa kanyang anak. Bilang tugon, iniharap sa kanya ni Yu ang sapatos ni Zong Ling, na lalong nagpapataas ng kanyang pagkabalisa. Habang nag-uusap ang dalawa, isang malakas at nakakatakot na boses ang narinig nila sa labas ng pinto. Naging sanhi ito ng sobrang takot ni Gan Bao Bao, habang si Duan Yu ay nananatiling hindi sigurado kung ano ang susunod na mangyayari sa kanya. Susubukan natin gumawa ng pangalawang bahagi, dahil sa mga copyright na uudlot ang paggawa. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!